So, good day everyone. My name is John Carlo and Flores. I'm from PTA National High School and gaya nyo, I'm also a campus journalist sa aming paaralan. In fact, 6 years na po akong campus journalist. I am sports writer ng aming paaralan ng PTA National High School. Ayan, bago po tayo mag-start sa ating webinar or talk for sports writing, gusto ko lamang po kayo pasalamatan. Thank you so much, Juan Muzon, for inviting me as a speaker for sports writing. Naway marami po kayong matutunan sa aking talk, base sa aking mga experience, sa aking mga previous trainings with my coaches, training sa division, training sa region, and even yung nag-train ako for national level. Naway may matutunan kayo base sa aking experience at sa aking mga isi-share ngayong araw na ito. So, ang pag-uusapan natin ay sports writing. Maraming salamat po, Juan Muzon, for this kind of opportunity na ibinigay niyo po sa akin. Sobrang saya ko po na maibabahagi ko po ang aking kaalaman sa mga kapwa ko campus journalist dito sa San Jose del Monte, Bulacan. So, ayan po, mag-start na po tayo. So, ang ituturo ko po sa inyo ngayong araw na ito ay ang sports writing. So, syempre, unang-una, dapat alam natin kung ano nga ba ang sports writing. Bago tayo magtungo kung paano nga ba sumulat ng isang magandang sports article, kung paano nga ba sumulat ng magandang headline, paano magkaroon ng magandang lead, ay dapat alamin muna natin kung ano nga ba yung sinusulat natin, kung ano nga ba ang sports writing. So, basahin ko po. Is also known as sports reporting, considered as the most popular form of journalistic writing, news writing but considered a specialized field, action plays an important role. So, simply to say, in simplest form, ang sports writing po ay para lang po siyang news writing, but in a unique way. Kakaiba po itong sports writing dahil kailangan ma-action kung paano tayo magsulat, parang dadalhin natin ang ating mga mababasa o ang ating judge doon sa mismong laban. Halimbawa, hindi tayo nakapanood ng laban ng Ginebra at Magnolia noong isang gabi o noong mga nakaraang linggo. Pero sa pamamagitan ng pagbabasa ng sports article, ay parang dadalhin na rin tayo ng mismong article na ron ngayon sa mismong laban. Dahil sa sports writer, ang pinaka-trabaho mo ay ipaintindi sa mambabasa mo yung naging laban, ipa-experience mo sa kanila kung ano ba yung naging mood. Ma-action ba yung laban? Tambakan ba? Malamya ba masyado yung laban? Yun ang trabaho mo as a sports writer. Para yung mood ng mga reader mo ay tiyak magagandahan sila sa article mo. So, considered as the most popular form of journalistic writing. So, kakaiba siya sa lahat. Kakaiba siya sa news, sa editorial, sa features, sa science analysis. Itong sports writing, nangangailangan talaga siya ng action. Kailangan pukukan, labanan, the way mo siyang ilalahad sa mga mambabasa mo. So, news writing, but considered as specialized skills. Action plays an important role. So, dito, sports writing, kailangan ma-action tayo. Gagamit tayo ng mga salita, na verb, na adjective para maging ma-action ang ating article. Pero hindi sa puntong magiging OA o gagamit na tayo ng mga highfalutin verb sa English. Huwag po tayong gumamit ng mga OA na pananalita dahil hindi magiging maganda at hindi magiging kapanipaniwala ang isusulat nating article. So kung napapansin nyo, ang sports page sa isang campus paper ay nasa bandang likod. So, para sa akin, nasa bandang likod ang sports page sa campus paper dahil mula sa mga mabibigat na issue na nabasa natin sa news, lalo na sa editorial, sa science, ay parang kailangan nating pawiin yung mood ng reader. Kailangan natin sila bigyan ng bagong mood. Kailangan natin sila bigyan ng excitement, ng action. Kailangan nila mo excited kapag binasa nila yung sports article natin. Dahil syempre dito sa sports article, magsusulat ka ng article about swimming, magsusulat ka about boxing, basketball, volleyball. So your main goal
ay maipaintindi mo sa reader mo at maipasa mo yung mood mula sa chord papunta sa kanilang mga imagination. So, yun ang main goal mo as sports writer. Next po. Tungo naman tayo sa parts of sports article. So, syempre, sa isang sports article, syempre may iba't ibang part yan. Unang-una na dyan, yung headline, lead, key play, best player ng winning team, quote of winning team, best player ng losing team, excuse me po, quote of losing team, play-by-play, tips ko dito, ito rin yung mga tinuro sa akin na dapat ay gamitin natin ay reverse chronological para mas maging maganda. And then, yung aftermath or yung kung ano nga ba yung magiging ganap after the game. So, ituro ko yan mula headline hanggang aftermath. So, proceed tayo. How to write a good headline. So, sa headline, meron po akong dalawang structure na ginagamit. So, first structure is the winning team plus verb plus losing team. Next po ay winning team plus verb plus achievement or significance of the game. So, sa mga baguhan po natin sports writer, ganito po ang kadalasan ginagamit natin. Yung winning team plus verb plus losing team. Kadalasan din po ito ginagamit sa contest sa DSPC or sa RSPC man. Dahil simple, mas gusto ng judge yung simple at yung mas maiintindihan niya. Gaya nito, Team A, pinabagsak ang Team B. Sa English naman, SHS Spikers overthrow Junior High School. So, makita naman po natin yung winning team, Team A, tsaka yung SHS Spikers. Yung verb na ginamit ay pinabagsak. Sa English naman ay overthrow. So, yung next naman ay yung losing team ay yung Team B. At yung sa kabilang team naman ay yung junior high school. So, sa pagsulat ng headline, huwag na nating pahirapan yung sarili natin. Pwede natin gamitin ang unang structure, ang winning team, plus verb, and losing team. Sa pangalawang structure naman po, ito po yung kadalasang ginagamit ko kapag may laban, kapag training, yung winning team, plus verb, plus achievement, or significance of the game. Dito kasi parang malakas din yung dating kapag makita natin. Siyempre, dapat headline pa lang na mapapawaw na yung judge. Pero, siyempre, kailangan kung maganda yung headline natin, dapat maging maganda yung structure tsaka yung the way kung paano natin ibabalita yung nangyari dun sa mismong laban. So, ito for example, Blue Eagles naghari sa UAAP Season 81. Next, China out, India to near first goal. Nakikita natin yung winning team, yung Blue Eagles in China, tapos yung verb, yung out, then yung significance of the game, sa una naman po yung naghari sila sa UAAP Season 81. Kapag sinabi natin naghari, it means championship. Nag-champion po ang Blue Eagles. Sa India naman, sa kabila na, sa ibang team naman, yung sa China out, India to near first goal, nakita natin yung significance of the game ay nakuha nila ang kanilang unang ginto. It means gold medal match or championship din po ang labanan. So, yun po ang sekreto sa pagsulat ng isang magandang headline. Yung so, pwede po sa first structure, yung winning team plus verb plus losing team. And yung second structure is yung winning team plus verb plus achievement or significance of the game. Kahit ano po ang gamitin natin dyan, it depends. Ito lang po yung binibigay kong tips. Pero as a sports writer, alam kong meron po kayong sariling structure kung paano po tayo gumawa ng headline, pero makakatulong to para sa mga baguhan na baguhan pa lang sa pagsulat ng balitang sports at sa sports writing. So, proceed po tayo. Next. Two types of sports email. So, ito po ay ginagamit ko po siya madalas. Sa paggawa ko po ng isang sports article, inaalam ko po muna kung ano nga ba yung magandang angulo. So, ano nga ba yung dalawang angulo na yun? Ito po ay yung significance angle, tsaka yung pangalawa po ay yung game angle. Kapag sinabi po natin significance angle, gaano kahalaga ang laro? Dito po pumapasok yung angulo na, for example, championship po ba yung pinaglalabanan? Quarterfinals po ba? Tutungo po ba sila sa semifinals kapag manalo? Or kung ito na ba yung pangatlong title nila? Grand Slam na ba sila kapag manalo sila sa finals or exhibition game lang ba? So,
maganda as a sports writer, i-analyze muna kung ano yung magiging angulo mo bago ka mag-start sa mismong article mo. So, yung pangalawa naman po ay yung game angle. Yung game angle naman ay ano ang pinakamahalaga nangyari sa laban at ano ang ginawa para manalo. Kung sa significance angle po ay sasabihin natin na halimbawa, naiuwi nila ang kampinato, ibig sabihin championship po yun. Ibig sabihin nakita natin yung significance angle na ang pinaglalabanan nila o gano'ng kahalaga ang laro dahil championship po. Sa game angle naman, maaari natin sabihin na dahil sa 3-point shot ni James Yap ay nanalo, James Yap ay nanalo ang Team A. Ganun po, ang game angle ay kung paano nanalo yung mismong team. So, dating ko po sa significance, gaano kahalaga ang laro. Ang game angle naman, ano ang pinakamahalaga nangyari sa laban, ano ang ginawa para manalo. Halimbawa po uli, yung buzzer, kung buzzer beater po ba ni James at nagpanalo, yung layup po ba ni James at nagpanalo, yung three-point shot po ba ni Pauly ang nagpanalo, dyan po papasok yung crucial part kung ano nga ang nagpanalo dun sa team or sa mismong player na yon. So, bago kayo gumawa ng sports article, isipin muna natin kung ano ba ang magiging angulo ng ating balita. Ang significance angle ba o yung game angle? So, proceed po tayo sa paggawa ng lead. So, meron tayong dalawang uri ng lead. Unahin po muna natin ang summary lead. So, ang summary lead po, ito po yung the classic 5 W's and 1 H, yung who, what, where, when, why, tsaka yung how. Then, dito papasok yung significance angle o yung game angle, kung ano yung mas pipiliin niya. So, summary lead po siya. So, syempre, sa summary lead, ang mga makikita natin doon, yung final score, syempre, hindi mawawala. Competing teams, lead, yung laban, kung PBA ba siya, kung NPBL ba siya, kung basta kung NBA ba siya, kung ano yung laban yung pinaglalabanan nila. Date, syempre, kung kailan nangyari, venue, saan, key play, kung may kahanga-hanga bang nangyari, kung may crucial part ba, then yung significance, kung ano yung pinaglalabanan nila. Either championship, gold medal match. As a sports writer, mahalaga natin alamin yan kung ano nga ba yung pinaglalaban nila. Hindi lang tayo basta-basta sumulat. Dapat alam natin yung bawat detalye ng laro. So, ito yung example ng game significance lead. Halimbawa siya ng summary lead kasi may 5W, ito po yung class of 5W's and 1H. So, yung game significance lead po, ito po yung parang significance angle po. Ito po. Ang angulo na pinili ko dito ay significance angle. Game significance lead. So, yung parang magiging focus po dito ay gaano ba kahalaga yung laban? Ano ba yung pinaglalabanan nila? Championship ba? Semifinals ba? So, ito po yung example. Magbibigay po ako ng example sa Filipino at sa English. So, first example po natin ay matagumpay na naiuwi ng ating ngayon Lady Eagles ang kanilang ikatlong corona matapos tibakin ang De La Salle Lady Archers 25-20, 25-25, 24-26, 25-20, 15-13 sa UAAP Season 81 Women's Volleyball Championship kahapon sa Smart Araneta Coliseum, Tuydok. Mas maganda sa lead natin ay maiksi lang yung tipong hindi mauubusan nang hininga yung judges natin. Kasi meron tayong rule in sports writing na kada paragraph ay meron lamang tayong tigil isang sentence. So, sa lead natin, isang sentence lang sa mga sumunod na paragraph ay meron lang tayong isang sentence. So, sa English naman, China ruled the 2019 Hyundai World Archery Championship against India 6-2 blitz and to capture their first ever gold in men's reserve at the Netherlands June 16, 2019. So, i-check nga natin kung nandito yung mga laman ng summary lead. So, tayo sa final score. Yan, yung final score sa, ito sa example sa Filipino, itong 3-2, yung 25-20, 20-25, so and so forth. Next, competing teams. Ang competing teams natin ay ang ating ngayon Lady Eagles at ang De La Salle Lady Archers.
League, ano ba yung pinaglalabanan nila? Ito po ay ang UAAP Season 81 Women's Volleyball Championship. Next date, ang date na po ay kahapon. Ang venue niya ay sa Smart Araneta Coliseum. Ang quiplay niya, dahil ang ginamit kong angulo ay ang significance game, ay wala pang quiplay. So, ang bala ko dito, ito yung lead ko, ay significance angle. Then, ang sumunod na paragraph ko ay yung quiplay, kung ano nga ba ang ginawa nila para manalo. Next, ang significance. So, ang significance nito ay ang championship. So, ang significance dito ay matagumpay niyang naiuwi yung ikatlong corona. Nandun yung significance kung ano ba yung naging epekto ng laban para sa Ateneo ay nakuha nila ang ikatlong corona. So, mahalaga yun na dapat alam natin yung history ng team, ng player, na ito na pala yung pangatlong title o corona ng Lady Eagle. So, good point yun para sa that. So, sa English naman, China ruled the 2019 World Archery. So, let's check. Final score yung 62 beats. Competing team, yung China at saka yung India. Next ay yung league, yung 2019 World Archery. Ang date, June 16, 2019, venue sa the Netherlands. At yung key play, so hindi po to key play angle, ito po ay ang significant angle. So wala po tayong key play sa susunod na paragraph po natin ilalagay. Then yung significance ay yung nakuha nila, championship din to, or gold medal match. So nakuha nila yung kanilang unang gold. So proceed naman tayo sa key play lead. So sa key play lead, ito naman po yung game angle. Kung ano yung naging dahilan ng pagkapanalo nila. Kung ano yung ginawa ng player or ng team para manalo sila. So basahin po natin sa Pilipino, ito example. Nagpakawala ng isang buzzer beater key si Paul Lee, Paul Lee po yan, ng Magnolia Hot Shot na nauupos na huling 2 segundo upang payukuin ng Ginebra San Miguel 198 sa umaatikabong PBA Philippine Cup kahapon sa Araneta Coliseum. So makikita natin kung ano nga ba yung naging daan para manalo ang Magnolia Hot Shot. Ito ay yung pagpapakawala ng isang buzzer beater 3 ni Polly. Tapos pansin niyo, gumamit po ako ng nauupos na word. Pag sinabi natin nauupos, parang nauubos na yung oras. So gumamit po akong word ng nauupos dahil last 2 seconds lang po. So imagine that, kung ini-imagine niyo yung binabasa natin ngayon ay last 2 seconds na lang, pero nakapag-shoot pa si Polly ng isang buzzer beater 3. At yung naging daan para i-pause nila yung 198. So imagine, dalawa lang nilamang nila at para talunin yung Ginebra San Miguel. Tapos nilagyan ko yung umaatikabong, nilagyan ko yung word na umaatikabong PBA Philippine Cup dahil dikit na dikit yung laban. So yung adjective na ginamit ko ay umaatikabo para mas random ng reader. Next, yung sa English, rookie big man Alfred Arroyo completed a 3.3 in the winning seconds of the game to propel National University to a thrilling 69-67 victory over Great Letran and enter the semifinals of the 2013 Phil Oil v. Hannes Premier Cup Wednesday at the arena in South Wales. So, ganun din sa key play, nakikita natin na binanggit din minsan, binabanggit din minsan kapag minsan kasi hindi na nilalagay sa lead yung lugar, minsan yung pati yung place, minsan binabanggit talaga nila sa second paragraph. Sa lead pa rin pala to. Binabanggit pa talaga yung venue tsaka yung date. So dito napansin natin, rookie big man Alfred Arroyo completed a 3-point play in the winning seconds of the game to propel National University to a thrilling 69-67. So para lang siya sa Filipino ay dahil sa 3-point shot, sa 3-point shot ay nanalo at nakalamang sila ng 2 at manalo sila over Gritty Letran. So yung Gritty parang mahigpit na kalaban. So dyan sa English, hamanapin tayo ng mga appropriate word para maging maayos at mas appealing sa judge at sa mga mambabasa.
So, yun po ang key play. So, ang sa summary lead, pwede tayong gumamit ng game significance lead at ang key play lead. Ang game significance po kung gaano kahalaga, kung championship ba, kung semifinals, at ang key play lead naman po ay kung paano nanalo yung mismong team o yung mismong player. Mostly dito sa key play lead nangyari sa fourth quarter or sa last round. Siyempre, doon naman yung nagiging deciding play or deciding set kung sino ang mananalo at kung sino ang matatalo. Next po, novelty lead. So kung kanina ay ang summer lead, itong novelty lead po, sumisikat siya ngayon sa panahon natin sa sports writing. So ang novelty lead ay isa po siyang creative lead. It depends on the writer's need. One-liner lead, a sentence or phrase, pero risky. Itong novelty lead, sikat na sikat po siya ngayon, especially sa mga contest during the SPC, RSPC, and NSPC. Dahil dito po ay lalabas yung mga creative juices or yung talino or yung creativity ng isang sports writer sa kanyang article. Itong novelty lead po ay pa isa lang po siyang one-liner lang po siya bago magsimula ang summary. It could be a sentence or a phrase na nagde-describe dun sa mismong laro. Pero after ng one-liner or yung isang sentence or phrase na yun, ibabalik siya sa summary lead. So ang novelty lead ay maiksi lang siya na i-describe yung buong laban, then mag-proceed siya sa summary lead. Pero tandaan natin na ang novelty lead ay risky dahil kapag pangit, kung hindi nagandahan yung judge sa ating novelty lead, ay maaaring maligwak or hindi na agad nila basahin yung mga susunod na paragraph dahil una pa lang parang wala na. So risky talaga ang novelty lead. Kaya dapat pag-practicein natin ang practicein kung paano nga ba sumulat ng isang novelty lead. Pero hindi naman basihan ng novelty lead. For example, nag-novelty lead ka, matik na, panalo ka, ikaw na agad ang champion. Hindi po. Dahil maraming gumagamit ng summary lead, pero pulidong-pulido yung pagkukwento dahil as a sports writer, kailangan pulido lahat. Sa lead kasi, alam na ng judge na marami tayong baon na words, mga salita, marami tayong mga baon na info, mga data na ilalagay na lang, kumbaga isalpak-salpak na lang. So, titignan talaga ng judge kung marunong ang writer sa mga susunod na paragraph, katawan talaga. So, ang halimbawa ng novelty lead ay kamaong pampatulog, veterano mang maituturing, nalalamangan din, lamang ang may alam, old but gold, a player with the greater composure benefits the neat and back matches. Ito po ay parang mga halimbawa ng novelty lead, kamaong pampatulog. Ito po ay sa boxing, for example, naka-knockout si Manny Pacquiao. So, pwede natin ilagay kamaong pampatulog ng summary lead na. Veterano mong maituturing lalamang ang game ay ito naman ay kapag mas experienceado yung natalo, parang hindi porket may experience ka na ikaw agad yung mananalo. Lamang ang may alam, kapag experienceado naman kapag nanalo, lamang ang may alam, ibig sabihin, mas may alam sila. All but gold, itong novelty lead na to ay madalas ko narinig kapag may labas si Pacquiao. Siyempre, alam naman natin na kapag lumalaban si Pacquiao sa boxing ay yung mga nakakalaban niya ay mas batas pa niya. Next, ang a player with greater composure benefits mas the meet and duck matches. Ito naman ay nagbe-benefit daw yung player na parang hindi pinakabahan sa mga crucial game or crucial part ng laro. And after nung novelty lead, back to summary lead na tayo. So yun po ang dalawang lead, ang summary lead and novelty lead. Next. Proceed na po tayo sa key play lead or yung second paragraph ng ating article. Sa key play, dito po papasok yung highlight ng laro. Other important highlights and saka yung other important highlights of the game. So yung key play, ito nga po kung ano yung ginawa ng player, ano ang ginawa ng team para manalo. So maganda tong gamitin kapag nag-significant angle ka sa lead mo tapos mag-key play ka sa second paragraph mo. Yun yung madalas kong ginagamit. Kapag nag-significance, game significance lead ako, ay nag-key play ako sa sumunod. So, example niyan ito sa Pilipino. Nagpamalas ng isang impresibong down the line spike sa Eliza Valdez deciding play upang idikit sa ang kalamangan sa 23-all bago rumatsyada si Sister Rondina at isara ang laban.
So, makita natin sa key play po ay dapat naging specific ang gagamitin nating word. Dahil dapat alam natin at napasok na yung statistic, kunwari yung final score, ay yung score na 23 all, sino ang gumawa, si Alisa Valdez, ano yung ginawa niya, down the right spike, at ano yung naging epekto. Yun yung magiging structure ng key play natin at sa mga susunod mga play-by-play. Una, sino ang gumawa? Ano ang ginawa? Ano yung naging epekto nung ginawa ng player na yon? So, sa English naman, John Bangas bucket with under 3 minutes remaining in the playoff period pushed Arellano to within 63-72 but Tang racked up 4 straight points after a busted compared to those water in the Chiefs' last ditch effort, 78-63, with 1 minute and 51 seconds left in the game. So, mapapansin natin sa key play, mas naging specific na yung mga ginagamit na mga terminologies at nakikita natin yung mga score. Tingnan mo, dalawang score per 67-73. So, nakikita talaga yung nangyari sa part na yun. At yung time naman na 1 minute and 51 seconds, good point yun sa mga judge dahil parang napapansin nila na, ay, itong writer na to, nanood talaga dahil alam na alam yung time kung kailan nag-shoot si ganito, kung kailan nangyari yung ganito. So, good point yan. Next. Next, paragraph natin ay ang best player sa winning. Siyempre, unahin natin ang winning team. You need to state his or her name tsaka yung statistic niya. Ito po yung example. Sa statistic po, kailangan natin maging specific kung ano nga bang points yung ginawa, anong klase ba, yung rebound, block, assist. Pero minsan, sa ibang article, hindi na nila nilalagay yun. Pero okay lang din naman po. So, ito yung example sa Pilipino. Pinangunahan ni Kapitan na si Cirundina ang UST Tigreses matapos kumulekta ng 20 points, 3 blocks, 10 services habang ampag naman si Aya Laure ng 15 points at 8 aces upang dalhin ng koponan sa kampinato. So, parang nagkaroon ako ng introductory para na pinangunahan ni Kapitan na si Cirundina. Naglagay na po ako ng mga other info. Kapitana, si Cirundina. Ibig sabihin, kapag nakita ng judge to, ay kapitana, alam niya na captain ball si Cirundina ng UST Tigreses. So, parang every paragraph, maglagay na tayo ng mga patsy-patsy information. Tandaan na huwag natin ilalapag ang information sa isang paragraph lang. Dapat per paragraph, meron na tayong iba't ibang information. Kanyari sa best player na i-highlight natin si Cirundina, sasabihin natin yung position niya, na captain ball siya. Tapos, sa mas sumunod naman na paragraph, sabihin naman natin yung age niya, kung ano yung moniker niya. So, ganun yung magiging pagsipagte, ganun yung magiging process sa sports writing. Huwag natin isahan na ibibigay yung facts. Dahil mabubusog agad yung readers. Sa English, reigning UAAP MVP Bobby Ray Parks Jr. tallied 16 points to lead the Bulldogs, while heavy player, playmaker, Jello Alolino and Jed Rosario chipped in 13 and 12 markers respectively. So, same lang siya sa Filipino. Kumbaga sa English, ganun din. In-state kung sino yung player, si Bobby Ray Parks Jr. Tsaka sila Jello Alolino and Jed Rosario. Pero binanggit din yung history. For example, reigning UAAP MVP si Bobby Ray Parks. So, magandang points yan sa judge at sa mga mabasa dahil alam na alam natin yung laro. So, syempre, kung hinighlight natin ang best player ng winning, dapat i-highlight din natin ang losing. Huwag tayong maging biased. As a sports writer, kailangan natin may kwento both sides, both story ng laban. So, you need to state his or her name and statistics, points, rebound, block, assist. Tsaka yung game significance. Kung end na ba ng campaign nila, syempre, minsan kapag natatalo, minsan bumababa yung win-loss record nila o minsan hindi na talaga yung end ng campaign nila at ba maalam na sila. So, ito example. Nagpakitang gilas naman para sa Magnolia Hotshot si Pauly nang pumirma ng 30 points, 10 assists at 5 steals. Subalit, hindi ito naging sapat upang mapabagsak ang Ginebra San Miguel at dahilan para mamaalam na sa serye. So, in-state ko yung pangalan. Sino ba ang gumawa? Si Pauly. Ano nga ba yung statistic niya? 30 points, 10 assists, 5 steals. Then yung game significance, end na ba yung campaign nila?
dahilan para mamaalam na sa serye. It means tapos na yung campaign nila sa season na yun at laglag na sila. Sa Filipino naman, ay sa English naman, Benatigla was the lone net spiker to score in double figures, facing the team with 15 points. Soriano and Rosas had 9 and 8 respectively for Smart Maynilad, whose lead to 3-1 record. So, nakita nyo, sa English, Benatigla was the lone net spiker to score in double figures. Ibig sabihin, so Benatigla lang daw ang natatanging player na nakascore ng double digit, which is the 15 points. Then, pero hindi na yung sapat yun. Then, binanggat niya rin na si Soriano and Rosas had 9 and 8 respectively for Smart Maynilad, whose lead to 3-1 record. Ibig sabihin, nagkaroon na sila ng isang talo at tatlong panalo. So, sa history na rin to, pwede rin natin gawa ng angulo na ito pala yung unang pagkatalo ng Smart Maynilad. Kasi based on their record, meron na silang 3-1 record. 3 wins, 1 lose. So, magandang i-angulo natin yun na parang nadungisan ang kanilang baraha. Kasi sabi natin baraha yun yung win-lose record. Next, play by play. So, tapos na tayo sa headline, sa lead, sa key play, sa best player. Ay, bago pala ang play-by-play, proceed tayo sa quote ng winning team and losing team. Sa pagkuha natin ng quote, dapat yung importante lang. Hindi porket maraming sinabi yung player or yung team or yung coach ay ilalagay na natin. Kailangan natin i-filter kung ano nga ba yung pinakamagandang sinabi, kung makakatulong ba yun. Halimbawa, sinabi ng coach ay 3 taon kaming nag-training para lang makuha yung title na to. So parang sasabihin natin, pwede natin sabihin sa article, pwede natin tayo mag-conclude na naging mabunga ang 3 taong pag-training ng Team A para makuha ang kanilang kampiyonato. Then, doon mo na i-state yung quote para maging kapanitaniwala yung sinabi mo. Siyempre, as a sports writer, hindi mo pwedeng sabihin na magkukonclude ka ng mga salita pero wala namang supporting detail. So, yung supporting mo ay yung mismong quote ng coach or ng player. Ganun tayo sa pagkukot. Hindi porket may quote na sa ganito, may quote na sa ganyan, copy na agad, yun yung ilalagay. Kailangan din natin suriin. Next, ang play-by-play. Dito, nagkakatalo dito, para sa akin ito yung mga most crucial part ng sports article natin. Dahil dito, kailangan na natin mas detailed yung kwento natin. Detailed storytelling, use reverse chronological, one of the crucial parts in sports articles, specific terminologies, such as block, drop shot, kill shot, layup, and ito ay minimum of 4 paragraphs. So, taisin natin. Detailed storytelling. Dito sa play-by-play, kailangan detalyado na yung bawat salitang gagamitin natin. Kung the way tayong magsusulat, kailangan detalyado na pagdating sa score, pagdating sa quarter, pagdating sa set, kung ano ba yung ginawa ni player. Kailangan detalyado na. Pangalawa naman, use reverse chronological. Pag sinabi natin reverse chronological, mauuna yung nasa ulihan. Ano ba yung nasa ulihan? Mostly ito yung fourth quarter. Last set. Bakit tayo gumagamit ng reverse chronological? Dahil sa last part, dun nangyayari yung pinakamaaksyon na nangyari sa isang laban. So, itataas natin yung maaksyon sa less hindi maaksyon. Para makita ng judge na nasa unahan pa lang ay napaka-maaksyon na. So, unahin natin yung fourth quarter, third quarter, second quarter, first quarter. Pero lagi natin tatandaan, halimbawa, sa fourth quarter, sobrang daming action na nangyari. So, hindi na siya kasha sa isang paragraph. Ang gawin natin ay hatiin natin siya. Dalawahin natin yung fourth quarter, then isa sa third quarter, isa sa second quarter. E sa first quarter, walang highlight na nangyari. Parang wala lang, naglaro lang sila, malamya. So, kahit hindi na natin banggitin yun. So, as a sports writer, kailangan natin timbangin yung bawat nangyayari sa isang laban kung ilalagay ba natin to, kung tama ba to, kung tama ba yan. So, dapat yung highlight, yung importanteng part ay ilagay natin doon. So, one of the crucial parts in sports article.
dito kadalas nagkakalaglagan ng mga sports writer dahil kailangan niya specific. Dito malalaman kung alam ba ng sports writer yung sinusulat niya, alam ba ng sports writer yung mismong laro. Specific terminologies. Best example ito, halimbawa, volleyball ang binigay ng judge. Pero sa play-by-play mo, ay sinabi mo ay nag 3 points si Eliza Valdez noong third set. So, nakita ng judge na 3 points. May 3 points ba sa volleyball? So, wala. So, mali agad yon. So, kailangan alamin natin yung bawat terminologies, proper terminologies ng bawat laro. It's either sa volleyball, basketball, table tennis. Alam ko sa mga volleyball, basketball, alam na natin, pero wag tayong makahondol. Ang tip ko sa inyo, magkaroon tayo ng isang notebook kung saan nilalagay natin. Jotin natin doon kung ano yung bawat terminology. Sa example, sa boxing, sa table tennis, sa diving, sa swimming, sa skating, sa mga e-sports. Kailangan alam natin yung bawat terminology. Huwag tayong makahold sa basic o yung sa mga dati pa. Dapat mag-upgrade na tayo na alam na rin natin yung figure skating, yung fencing, yung mga hindi kadalasang sports. Dahil sa mga competition ngayon, kahit division pa lang, ay grabe na yung mga binibigay na topic. So, gaya ngayon last year, yung si DSPC natin ay binigay agad diving. So, personally, kahit ako, nagulat ako noon, diving, hindi ako ready. So, hindi ko alam yung mga terminology. So, maaaring pagmulan yun ng pagkatalo natin, yung pagbaba ng place natin, dahil hindi natin alam yung mismo laro. Next, minimum of 4 paragraph. Siyempre, sa isang laro, hindi lang naman isang set, dalawang set, tatlong set. Minsan nag-4 set siya, depende sa laban. So, mas maganda, minimum of 4 paragraph ng gagawin natin para mahaba. So, may ingredients din ng paggawa ng isang magandang play-by-play. So, ito yung what, who made the action, when, okay. Yung what was done and should be specific. Ano ba yung ginawa? Ano ba yung nangyari? At dapat specific yung pagkakalahad natin. Who made the action? Name of the player. When, kailan ginawa yung action at yung naging epekto ng ginawang action dun sa team or sa player. Ito yung example natin. Sa Filipino, nagpamalas ng sunod-sunod na off the black spike si Aya Laure sa kalagitnaan ng deciding frame upang ibomba ang 6-0 run at tuluyang mapalobo ang kalamangan sa 8-15-7. So, check natin. What was done? Ano ba yung ginawa? Nagpamalas ng sunod-sunod na off the block spikes. Who made the action? Si Aya Laure. Then, when? Kailan naganap? Sa kalagitnaan ng deciding frame. Kung sila meto yung deciding frame, ito yung last set o yung mag-decide kung sinong mananalo at matatalo. At anong epekto nito? Upang ibomba ang 6-0 run at tuluyang mapalobo ang kalamangan sa 8, 15-8. Just like that, napakasimple. Kailangan natin sundin yung parang ingredients na kung ano na, sinong gumawa, ilan ginawa, at ano ang epekto. So, ganun lang sa Filipino. Huwag na tayo magsasabi ng kung ano-ano pa, straight to the point tayo na nagpabanas ang sunod-sunod na off the black spike, si Aya Laure, kailan, pakalabit na anong deciding frame. So, next example naman natin, sinamantala ni si Rondina ang pagkadulas ng middle blocker ng Ateneo na si Maddy Mandayag nang kumonekta ng isang down the line spike upang isara ang ikatlong set sa 25-21. So, ano ang ginawa? Kumonekta siya ng isang down the line spike. Sino ang gumawa? Si Rondina. Kailan ginawa? Sa ikatlong set. Ano ang naging epekto upang isara ang ikatlong set sa 25-21? Ibig sabihin, tulbuhan na yung third set dahil sila na yung nanalo sa set na yun. So, base din dito sa pagkakakwento, ay nalaman natin yung story na nadulas si Maddy Mandayag. Sa pagkatulas ni Maddy Mandayag, ginawang advantage siya ni Cici Rondina para makapag-spike siya. So, kapag nabasa yun ng judge at ng mambabasa ay parang, oh, nadulas si Maddy Mandayag at naging advantage siya ni Cici. Parang, napipicture out, parang, nag-visualize ng reader yung mismong nangyari sa loob ng court. Ito naman, sa English.
After winning the first two sets closely, Navy came out with guns blaze in the third frame, pounding SEU with its solid floor defense, compounded by the Lady Tams lethargic pace as they lead by as much as 20-11 off an attacking error by SEU. The Morita Bay Spikers tried to make things interesting behind Richel Bagang, Maris Simborio, and Jeremy Malabanan threatening on a Giselle C. Point 16-23. So, gaya sa Filipino, parang ganun din, mas naging specific, mas malalaman natin kung ano yung naging kwento sa bawat set. So, ganun lang ang paggawa ng play-by-play natin. Kailangan i-detail talaga yung story natin, kailangan sundin natin yung ingredients na what, who made the action, when, and effect. So, base sa mga previews na webinars, previous na na-attendan ko, previous na trainings na na-attendan ko, ganito talaga sinasabi sa play-by-play. Kailangan, sa play-by-play, kailangan detalyado paggamit ng mga salita para malalaman ng judge na, ay, itong batang to, alam na yung laro, alam niya kung ano yung nangyari, alam na niya kung ano yung ginawa ni Aya Laure, alam na niya kung kailan ginawa yon sa bawat time. Ibig sabihin, maalam ka, at least nanood ka at hindi ka kumarap during coverage or even, naka-factsheet lang yan. Kasi doon itong naka-factsheet ay tinignan mo talaga or in-analyze mo talaga ng maayos kung ano yung nakalagay doon sa factsheet. So, after ng play-by-play natin, hindi din magtatapos, kailangan maglagay tayo ng aftermath. Aftermath, what will be the next round? Are they going to regional or national? Example niyan, aarangkada po itong semifinals ng USA Tigres upang tangkain namang maibulsa ang ticket tungong finals kontra sa De La Salle Lady Archers. So, after ng laro na yun, pupunta ba sila ng region? Pupunta ba sila ng national? Mag-a-advance ba sila ng semifinal? So, sa aftermath, doon natin sasabihin or ito yung parang magiging panapos natin kung ano ba ang mangyayari after the game. Kung yun na ba ang end ng series nila, kung magpapahinga na ba muna sila or magkakaroon pa sila ng mga susunod na training. So, pwede natin ilagay yon. And sa bandang sa ating sports article, pwede din natin ilagay yung mga information. Halimbawa, dati na palang title holder si ganito. So, pwede natin siyang isingit. Nung natalo yung player na ito, nagsettle na pala siya sa silver, ibig sabihin, kahit natalo siya, panalo pa rin siya dahil may mauuwi na siya or may medalya na siya. So aftermath, pwede natin yun yung ilagay. So, reminders and tips. So, ito yung mga reminders and tips para sa sports writing. So, una-una, choose an appropriate sports lingo and terminology. Kailangan sa sports writing, wag na tayong masyadong OA. Kailangan natin alamin yung mga sports lingo. Sa Filipino, for example, nagpakawala, nagpakitang hilas, kumuneta. Dapat alam na natin yung mga terminologies ko. Tsaka ano ba yung katumbas ito sa mga simple words. Wag na tayo gagamit ng mga OA na salita, yung mga highfalutin words. Halimbawa na lang yung nagliliyab, bumubulusok, dahil hindi na siya nagiging kapanipaniwala at palatak na siya dahil matagal na siyang ginagamit. So, ngayon, kailangan, kung modernize na ang sports writing, kailangan nating makasabay. Mas simple, mas maganda. So, terminology sa bawat sports, may iba-iba yung terminology. Hindi pwedeng yung terminology sa basketball, gagamitin natin sa volleyball. Ang terminology sa basketball or sa volleyball, gagamitin natin siya sa football. So, hindi. Dapat alamin natin, bawat game, maging handa tayo. Kapag sumabak tayo sa gera, dapat may mga bala tayong mga terminologies o mga salita. Avoid repetition of words. Huwag tayo paulit-ulit salita dahil magiging pangit. Hindi ka aya-aya ito sa mambabasa. Salit, gumamit tayo ng juice moniker and nicknames of team or players. Halimbawa, paulit-ulit na tayong ginagamit na lang Pac-Man. So, marami pang ibang tawag kay Pac-Man. Pwede siyang Manny, pwede siyang Pacquiao, pwede siyang pambansang kamao, pwede siyang Senator Manny Pacquiao. So, dapat alam din talaga natin yung moniker ng
player para hindi magiging paulit-ulit at malalaman ng judge na, ay, kahit sa game na to, kilalang-kilala niya yung player mismo. So, ganun sa anti-sports writing para maging maalam talaga. So, know the background and history of the player or team. Example niyan, yung age, face, height, school, previous title, or achievement. So, quick story lang. During RSPC, nung lumaban kami sa Madolos nun, may nagtanong na isang sports writer dun sa mga naglaro kung ano ang trabaho ng nanay at tatay nila. So, yung iba ay nagtawanan. Nagtawanan yung mga ibang writer. Pero yung nagtanong na writer na yun, siya ang first place. Bakit? Dahil maganda yung pagkakagawa niya ng article at saka may mga info siya na wala sa iba. Halimbawa na lang, sinabi nga, halimbawa kung ano ko anong trabaho, parang ibibigay mo siya sa naatake na nagpakawala ang anak ng magsasaka na si ganito, parang dagdag ano siya drama na anak siya ng magsasaka, anak siya ng kasambahay, anak siya ng businessman, anak siya ng abogado. May dagdag drama. Hindi lang tayo mag-focus dun sa mismong laban, pero mag-focus din tayo sa background ng bawat players on the team. So sa age, halimbawa pwede natin maging angulo, mas matatanda pala yung natalo. Sa place, yun nga, pwede natin sabihin, nagpakitang gilas ang tubong sa Jose del Monte na si Juan de la Cruz. So malalaman natin sa bawat pagpasok ng information, unti-unti, ay, tagas na Jose del Monte pala to, ay, kababayan ko pala to, ay, ilang taon na pala to, 26 na pala to. Then sa height naman, kumare, mas matangkad pala yung natalo. So sabi, parang maladigid ang gulayat yung magiging angulo natin. So yung school, pwede rin may moniker yung school. For example, sa Ateneo, pwede silang tawagin na Atenista, mga ganon, mga Blue Eagles. Previous title or achievement, kailangan malaman din natin ito dahil halimbawa, UAAP MVP pala. So, nagpakawala ang UAAP MVP na si Sisi Rondina. So, ganon. Kailangan may previous title or achievement para makita ng judge na marami pa tayong information na mailalagay. So, next ay read. Magbasa tayo ng magbasa para mas marami tayong may matutunan ng mga bagong salita at mga bagong terminologies. Short and concise. So, minsan mahaba talaga ang sports article. Minsan umaabot siya ng 15 paragraph. Lagi sa contest, 10 paragraph. Pero dahil, umaabot siya ng 10 paragraph dahil may rules tayo na sinusunod na one sentence lang siya per paragraph. So, yung sentence na yun, huwag na natin siyang pahabain. Kung one sentence, mag-next paragraph tayo, maging straight to the point tayo, short and concise. Keep it short and simple yung article natin bawat paragraph. Next, watch different sports. Umunod tayo ng iba't ibang sports, huwag lang tayo makahon sa volleyball, basketball, umunod din tayo ng MN, umunod tayo ng figure skating, umunod tayo ng fencing, at marami pang iba dahil hindi natin alam kung ano ba yung nagiging topic kapag sumabak na tayo sa press con. Next, be attentive and observant during sport coverage. Napakahalaga nito na kapag mag-coverage tayo, mag-sports coverage tayo, kailangan attentive, observant tayo during sports coverage. Kung kailangan makisingit ka, kailangan nasa unahan ka, gawin mong nasa unahan ka para maririnig mo yung mga sinasabi ng commentator, maririnig mo yung mga sinasabi ng players, dahil dagdag angulo yun. Dagdag information yun. Halimbawa, sinabi ng commentator na nagkaroon siya ng foul. Eh, ikaw nasa malayo ka, hindi mo narinig. Nagkaroon na pala ng foul. Tapos dahil sa foul na yun, nanalo na yung isang team. So dapat, sports writer ka, makipagunahan ka, matapang ka, wala kang hiya na makipagsalam mo sa iba, magtanong ka sa mga manlalaro kapag coverage na, itanong mo na lahat ng gusto mong itanong para compacted o maraming lamang information yung article mo. Saka isa pa, kapag mag-i-interview tayo, don't state the obvious na parang, di ba, kunwari nasugatan, sabihin natin, masakit ba? Siyempre masakit yun kasi nasugatan. So, huwag natin state ang obvious. Halimbawa na lang, ang mga itanungan natin kapag sports coverage ay ano yung naging preparasyon, may previous title na ba,
gaano kahaba yung naging training, paano yung naging teamwork nila, pinag-usapan ba talaga nito, naayon ba talaga sa plano. So, ganoon yung mga tanungan during sports coverage para may istorya talaga tayong ibabato, may istorya tayong ibabahagi dun sa mismong article natin. So, I guess, dyan nagtatapos ang ating talk for sports writing. So, read, explore, and discover. So, huwag lang tayo makahon sa kung anong alam natin. So, magbasa tayo, mag-explore tayo, mag-discover tayo. Nang sa ganun ay matuto tayo. So, magkaroon din tayo ng initiative. Minsan, for example, wala tayong training. Walang binigay si coach. Yes, walang binigay si sir na papagawa. Walang binigay si ma'am na article. Pero sa bahay maganda. So, basa-basa na tayo, mayroon na tayo ng mga sports. Nang sa ganun, kapag sumabak tayo during presscon ay marami tayong alam at marami tayong naibabato. Dahil kapag sumabak tayo sa gera, kailangan yung mga bala tayo. Tsaka lagi natin tatandaan, ngayong panahon ng pandemya, kahit wala tayong competition natin yung DSP, si tandaan nyo na we are not contest journalists, we are campus journalists. Patuloy tayong magbahagi ng mga balita sa mga nangyayari sa ating community, sa ating paaralan. Kahit wala tayong dyaryo, meron naman tayong mga Facebook page para gamitin natin yung social media para magbahagi tayo ng mga informasyon at maging aware yung mga classmates natin, yung buong community sa nangyayari ngayon. So, maraming salamat. Muli, ako si John Carrion Flores mula sa KTA National High School at naway marami kayong natutunan sa maigse at talakyan natin about sports writing. Maraming salamat. Thank you so much. At maraming kayo natutunan. Thank you po.